It is 4 p.m. We're bringing you developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Patrick Paez. And I'm Edlin Gao. Some stories you're watching this Tuesday, July 23. The censorship of Philippine offshore gaming operators will continue despite President Marcos's announcement of a total ban. Senator Risa Ontivero says the inquiries will seek accountability and stronger policy regulations. Meantime, the Presidential Anti-Organized Crime Commission is confident that a, in quote, good number of POGOs would voluntarily leave the Philippines now that they are banned. Typhoon Carina slightly intensified over the Philippine Sea. It was spotted or last spotted some 320 kilometers east of Basco, Batanes, where signal number 2 has been hoisted. Signal number 1 is raised over areas now being flashed on your screens. The western part of Luzon will also experience showers due to the southwest monsoon enhanced by Carina. Down south, the Cebu Archdiocese is staging a prayer rally against the absolute divorce bill on July 27. It says the event intends to protect the family and sanctity of marriage. All afternoon masses will be canceled on the day of the rally. The Philippines, along with the Vatican, is the only country where divorce is still illegal. Now joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and StoryCon's resident political pundit, Ronald Llamas. Hi. Happy Tuesday. Happy Hindi Tuesday. Siya napaka-happy, no? Maulan masyado, napakalakas na ulan. At daming nagbabaha, kahit sa Metro Manila, nagbabaha eh. Oo. Maulan na hapon. Maulan na hapon, Ami. I'm surprised, but maraming natumbang mga poste at mga puno. Malakas ba yung hangin, Bok? Hindi nga eh. Hindi. Ulan lang, malakas. Mahina siyang bagyo. Oh. Marami lang ulan. Pero from Butchoy daw to Carina, walo na patay ah. Hmm. As of now. O nga, may natumba rito nga eh. Ba't rito? Meron. Tsaka may mga punong natumba ako nakikita. So I was wondering if the winds were strong. Hindi malakas eh. Siguro Elmer siguro gamit. Ewan ko lang. Ulan lang malakas. Maraming lugar sa Manila, baha. Yung Banawe, baha na. Mahina yung signals kasi yung signals based on wind. Yeah. Di ba? Right. Yes. Mahina yung wind. Pero tuloy-tuloy yung ulan. Tuloy-tuloy yung ulan, so, kaya ayan, baha-baha. So at maraming inaanod nga. So do we have maraming an explanation? Inaanod. Bok, yeah. Do we have an explanation bakit madami yung buhos ng ulan? You know naman, they say sometimes, ano, nahihigop ng bagyo, yung habagat na galing South China Sea or something like that. I haven't been monitoring the weather news, ano, but... Kaya konti, I don't know what explanation we have for this. Tignan mo ang cloud cover. Very wet. Grabe yung cloud cover all over Luzon. Oh, napakadilim eh. Kaninang umaga. And we're seeing something coming from the Habagat side, Bok. From the left side. So, makaya na nagpapasok mo. Kaya ba i-zoom ito? Hindi. May pata i-zoom ito. Kaya, Ami, medyo kumonti yung rally ng Maysug. Dahil daw sa ulan. Oo nga eh. May sisisihin na sila. Yun. Eh, sinabayan naman ng release ng video, no? Yung controversial video na iniimbestigahan na ngayon. Eh, kamukha ba? Ang tingin nyo? Kamukha ba? sabi ni E.S. Barsamin, mukha daw Koreano, di ba? Medyo malabo nga yung ano. Sabi nga nito, medyo blur. Kamukha daw ng batang Kim Jong-un. And I don't understand lang, the hair part, but parang it was like weird, Pinentel pen or something like that. I don't know. Parang no. Di AI. Kasi AI would probably have done a better job. So parang kinamay eh. Anyway, iniimbestigahan ngayon yon. Yan ang mga isa sa mga stories ngayon. Baka mag-file ng mga kaso. We don't know. Yeah, but the other controversial thing I think here is ano eh, yung una nag-react at yung pinakamalakas ang reaction was from DND. Why? Of all departments, diba? Why the DND? Why not PCOO or DOJ? DOJ man lang. Why DND? And plus ang linya ngayon at least as of last night was it's part of a destabilization. So, meron kayang gustong patunguhan ang reaction ng gobyerno. Maybe that's why the DND reacted. Kaya nga eh. Maybe. We can ask our guests later kung anong... But yeah, to your point, normally it would be if at all they had to react because Ronald here has a different mind, no? If they all had to react, shouldn't it have been the PCO or the DOJ maybe, no? The Justice Department? A very junior government official ang dapat mag-react. Hindi dapat mga cabinet secretary dahil Maharlika yan eh. Maharlika yung naglabas eh. Diba? Nagkaroon pa sila ng party sa Los Angeles.
Napanood mo ba yun? Watch party. Party pa sila. So, dapat yung papatol dyan, hindi ganun kaseryoso. Pero ang sabi kasi ng ni Secretary Gui Bocciodoro, it's part nga of destabilization. And I guess the fact na ang isa sa mga nag-post eh, si Harry Roque, alam naman natin yon. And then, nagkaroon ng confluence of events, nakita naman natin, binoykot ng lahat ng Duterte yung SONA. And not only the sons, the daughter, the father, pati si Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo, wala ron eh. Siguro nagkahalo-halo na yung mga suspecha. Kaya si DND sumagot na destabilization at sinigundahan din ng DILG si Secretary Ben Hoare. Sinabi rin niya na baka nga part yung inimbestigahan nga nila. Apart from denying, of course, na sabi nga nila peki daw yung video. Yun ang gusto nila, Ami eh. Yun ang gusto nila na mag-respond yung mga high-ranking government officials. Mm. Lalo na yung secretary ng DILG tsaka DND. Mga kwanyan eh, mga primus inter pares eh. Halos kwanyan eh, little presidents eh, di ba? So, pag sila ang nag-respond, medyo masaya sila Maharlika. Masaya si Mr. Supranational. No? Masaya sila pag dapat na mag-respond dyan siguro, yung medyo junior lang muna. Siguro Ronald, hiningan na naman namin ano, ng mga media. Kasalanan na naman yan. I'm sure humingi ng reaction ng mga yung bawat bit yun eh, yung mga journalist eh. Because Ami, no, correct me if I'm wrong, we've heard about these rumors circulating about a so-called video, but we in media wouldn't have crossed this over to as part of our news kung hindi nag-react yung mga opisyal. Yes. It would have stayed there in the World Wide Web, in the internet. Parang yung Hello Garci with Bunye. Right. Going back to that incident, Hello Garci. Di ba hindi naman natin papatulan yun o hawakan niya? Like we never reported on this the wiretap. The Dilima video. We all know, okay, we're talking about it now. That urban legend siya. At nanatili siyang urban legend dahil wala naman talagang pinakita. Wala ano, last year pa kasi nila sinabing papalabas yan eh. Oh. Tapos dahil We wouldn't touch it. We weren't touching it. Nawala na yung value niya at naging urban legend na siya. At ngayon lumabas, parang walang traction eh. Ang nagbigay lang ng traction, yung statement ng mga high-ranking government officials. Yun yung nagbigay ng traction. At saka pinos nga nila Harry Roque. So you think, Ronald, that dapat sa mga ganyang kaso, hindi na pinatulan? Hindi na. Or kung may papatol man, para lang for the record, may sumagot, a low level. Hindi yung primus inter pares. Ano yung low level? Parang vlogger. Parang vlogger. Para dapat vlogger lang ang mga sumagot. Halimbawa, si Nieto, si Thinking Pinoy, yun ang pinasagot mo. Dahil mutual naman yung disgust nila sa isa't isa eh. Kay Maharlika. So. Eh, paano nga? Kinukulit nga ng mga media. Pakita mo talaga. Kinukulit eh. Mga media talaga makukulit. Si E.S. Barsamin, inambush lang eh. Doon sa SONA eh. Kaya sumagot. Sabi nga niya, mukha Koreano yan. Kaya siya sumagot. Well, remember Ami, the last time kinulit. Kinulit si Barsamin. The last kinulit. Nagkaroon ng misunderstanding at accident. Di ba natuto, no? Diba? Isa pa yung misunderstanding yung story nga about China. Wala palang ganong agreement yung sinasabi ng Chinese embassy. Dininay ng DFA. Ano ba yan? Hindi na yung detalye, pero meron silang tentative. Provisional agreement. That's the word. That's the term coming out from our Department of Foreign Affairs is provisional agreement. At walang detalye kasi yung sa DFA side. Yes. And China nagbigay ng detalye. Kailangan daw magpaalam. Kaya nga. Yan ang dinidenay. May mga pre-post nila yun. Tamang-tamang guess natin ngayon. Sakto. Sabi paliwanag si our guest for this afternoon, not timing kasi sir eh, Assistant Director General Jonathan Malaya of the National Security Council. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Okay, tanong natin. Magandang hapon, yes, Yusek. ADG Malaya, tanong natin bakit walang detalye yung statement ng Department of Foreign Affairs other than calling it a provisional agreement.
Well, it was part of the discussion na it will not be disclosed to the public. No, it was part of the discussion between the PRC delegation and the Philippine delegation na wag na muna ilabas itong mga kasunduang ito. And give it a chance to work first. No? Okay. And later, pag nakita natin yung sincerity of both sides, and then we will be able to release those details. Pero it was intentional on the part of both parties. Pero sir, naglabas ng detaling China that we're contesting. So ano talaga from our end? I suppose we can talk about it now kasi may parig na yung China. I think we have to give our side now. Lalo na, Yusek, parang ang dating, parang it's the same framework para doon sa secret agreement. No? Or gentleman's agreement. Yes. Or new model. Ganun yung spin. Ganun yung spin ng China. Kinasibak ni Westcom. Oh, right. Ganun yung spin ng China. Actually, masaya nga tayo because this was not a one-shot deal. Itong negotiations with the Philippines that began during the bilateral consultation mechanisms, mahaba-haba din yung pinagdaanan noon. No? There was a lot of back and forth between both sides kasi nga hindi magkaintindihan. And finally, nagka-breakthrough tayo over the weekend. So we were very optimistic. Naglabas ang statement ang DFA last Sunday. That a provisional agreement has been agreed upon regarding the Ayuginchol resupply. It came out after a lot of consultations. So, ang expectation ng Pilipinas, i-reciprocate yung China, yung ganung klaseng optimism and desire for de-escalation. Kasi, to be honest about it, is China rin naman yung nag-insist na mag-meeting, no? Coming from the June 17 RORI mission na nakita ng buong mundo yung ginawa nila dun sa ating mga tropa, it was China that said, sige, mag-uumupo na tayo. So, nabigla din kami when we saw the statement coming from Beijing, MOFA, no? Kaya, I immediately talked to DFA. Sabi ko, sagutin nyo. Sagutin nyo yung sinasabi ng China. Kasi hindi naman napag-usapan yan. Wala sa kasunduang yung prior notice na yan at wala yung on-site na verification agreement. Yes. Sorry to press, no, ABG Malaya. Asek, yun, yun ang lilinawin ko, Asek. Yung mga detaling yon wala sa provisional agreement. It was not even proposed. Tama ba yun? It was proposed. The Chinese side was insisting on it, no? But of course, we did not agree. Kasi tayo, when we came... Malinaw ba, Asek, na we did not agree? Kasi kung pinag-uusapan yan, hindi kaya lost in translation yon. Baka naman gumanong ganun lang kayo, akala nila okay na. No. I'm not kidding. Kasi mahirap yan ganyan eh. Bakit ganun nagka medyo malaking hindi pagkakaintindihan yon, Asek? Paano nangyari lumabas? Well, number one, there was an exchange of notes. Okay, so hindi pwedeng sabihin ng China na ganun. There was an exchange of notes between both parties. So this was mentioned by the DFA na kung sakasakaling we are pushed to the wall, pwede nating ilabas to. But right now, we are committing because we committed to not to disclose to the public the details. Hindi muna natin ilalabas. But I would like to assure the public kasi nga merong mga spekulasyon na hindi daw nagkasundo. Nagkasundo po. It was a long discussion between both parties at nagkasundo to some sort of arrangement para hindi na ma-obstruct yung ating resupply sa Ayuginchol. Okay, could it be, ADG Malaya, that what China has phrased as a magpapaalam or will notify them kung may resupply mission, could it be na yung akala na China na ganun, if we go back to the press conference of Executive Secretary Bersamin, mas ang ginamit na word is, we will announce. Technically, it's not magpapaalam, but we will announce when we will do our resupply mission. You know, Patrick, gusto na kitang sagutin, pero I cannot disclose it because it was part of the agreement and I do not have the authority to disclose what was agreed upon. Ito na lang, no? Because we were also trying to find out why is China saying this, no? Na hindi naman yun ang napag-usapan. And our conclusion is that they do not want to lose face to their public, no? Remember, the domestic audience in China is important to them. So, they're spinning this with full knowledge of what actually happened in the negotiations so that in front of the public, they can say,
na ito yung ininsist namin ito, no? And then very vague lang yung references to the things that were actually agreed upon. So, you know, it's not good that these things are happening because very clear yung need for sincerity in these negotiations and the fact na nagkasundo nga. What's okay. critical, of course, is the implementation. We are cautiously optimistic. The proof of the pudding will be in the eating. Let's give the agreement a opportunity to be implemented on the ground. Okay. Pag nag-RORES mission tayo. Okay, ganito na lang, Yusek. My impression naman is... Anong agreement? Okay, my impression, Yusek, Ron. My impression na lang, Yusek, is this, ano? Did June 17 have a sobering effect on both sides, on both the Philippines and China, that you know that we have this agreement, this provisional agreement, as the DFA would phrase it? Was June 17 a really did it scare both sides, China and the Philippines, that something could have actually happened in June 17? Na putol ata yung mga internet connections natin. China 'yon. Ikot talaga. Sila may-ari ng Zoom eh, no? Saka nila yung Zoom, wag niyo kalimutan. But you have to appreciate, Bok, ano, how ano, that's why it's always good to interview ADG Jonathan Malaya. He's very prudent in answering. He's very prudent, but he answers questions, so he answers. And he's less prone to dropping wrong words. Pero like accident or a misunderstanding. Anyway, for the information of our viewers, naputol yung internet connection with Ami and ADG Malaya. So we'll try to reconnect. In the meantime, Box here. Okay, yun sana yung itatanong ko. Saan ang gagaling yung optimism ng Philippine government? No? Dahil from our vantage point, pag pumayag ang China sa kahit anong agreement, no, na ina-undermine yung kanilang 9-line, ina-undermine yung kanilang claim sa Ayungin, hindi lang ito saving face sa kanilang mga tao. Eh. Mm-hmm. Yan ay magmamarka na parang opening yan na tinatanggap nila yung ating UNCLOS decision na yung 9-line ay hindi pwede. Ano, ang argument kasi ng China, amin yung Ayungin. It's indisputable as far as I'm concerned. Yung BRP Sierra Madre is intruding into our territory. Ronald, we read the transcript of the statement made by the spokesman of the Ministry of Foreign Affairs of China. To answer your question, no? Ito, ganito pagkaka-phrase nila, no? I'm sure this is diplomatis, no? When they were asked by the reporters about the agreement, ang unang response ng spokesman ng Ministry of Information is to insist that Ren Au, no, is theirs. Yeah. Sa amin yan, we're enforcing our territorial rights, okay? But we're willing to de-escalate tension. Mm. Doon pumapasok yung agreement na yun. Yes. So everything is always phrased with, this is ours. Yes. And I think it's not very far from the pronouncement or statements that you saw that we heard from the president yesterday in yesterday's sauna, everything is always praised with, we won't give an inch. Mm-hmm. That is our maritime rights. Pero may de-escalation of tension palagi dun sa huli. I guess you're just playing, both sides are playing to the home audience at least, no? Yes, pero yun nga, ano ang interpretation ng China, you will still ask permission from us. Yun yung kwan. Pwede yung ating government, FYI, for your information, pero hindi asking permission. So, ganun yung magiging spin ng right. both sides. Yun ang sabi ko eh, kasi remember yung press conference ni E.S. Bersamin, ang sabi niya, we will announce para maiwasan yung mga Pero baka sa messaging, sa images, baka malugi tayo eh. Mm. Dahil nandun yung specter ng secret gentleman's agreement. I-spin niya ng mga detractors ng gobyerno binabanatan nyo yung secret agreement. Right. Ito rin yun eh, di ba? Doon tayo medyo dehado. Kaya siguro ayaw ilabas yung detalye. Hindi, ang problema, nauunang naglabas yung China eh.
parang nalagay ka sa spot ngayon, di ba? Ikaw hindi ka naglalabas eh. Dahil nga, dapat, kanyan eh, secret eh. Well, China's biggest sore point is the delivery of construction materials. Mm. Dun sa mga, they were very explicit. The spokesman was saying, dapat walang mga dahil, construction materials. Dahil ang tingin nila, without the construction materials, guguhu yan. Now, what are the chances that right now that's no longer a deal breaker for the Philippine side because yung pagdala ng construction materials, what are the chances na okay na yun sa Pilipinas, they will give in to that because, nagawa na yung BRP Sierra Madre, all the repairs that need to be done have been done and finished. What are the chances? Baka ganun. Well, so in a way, the Philippines does not lose is not giving in any position because of already. Pero yung Chinese Foreign Ministry statement may qualifier siya dun sa construction materials, and I think it's a new qualifier that we have not seen before. Okay. Ang sabi ng Ministry of Foreign Affairs nila, third, if the Philippines were to send large amount of construction materials, may qualifier na large so amount. Pwede yung hindi na yung whatever construction materials, pero a large amount, which of course is subjective. That's the first time I've seen that kind of a qualifier. Rugby, pwede. Scotch tape, pwede. Pwede. Pako. Pakong bakya, pwede. Hindi ka Elmer's Glunga. Wag lang yung mga steel beams or whatever. I don't know. Wag lang cement mixer siguro. Ganun. Baka nga, Bob. But it's a new qualifier. I've never seen that qualifier before. Basta ang labanan dito, ang gusto ng China ay kung hindi nila matotoo, hindi natin itotoo away yung BRP Sierra Madre. Gumuho na. Mm. Ang ating position ay pag gumuho yan, mawawalan tayo ng claim dahil presence is very important. Pero kung paunti-unting Elmer's glue, Elmer's baka mapatagal pa yung buhay ng BRP Sierra Madre. Siguro ganun. There was a part there in the statement book that they will allow food supplies for humanitarian reasons. Kasi I remember the last time, ang fear ng Philippine side is balak gutomin na yung mga sundalo. De, actually, yung last na incident, ang pinagtatalunan doon yung desalination machine. Right, right. Dahil pag nawala yung desalination machine, mamamatay yung mga sundalo natin. Yun. Okay, Bok. Bumalik na sila. Tayo lang may problema, hindi sila. Let's bring back okay. Kamintuan and ADG Jonathan Malaya. Sir, nag-please ulit. Baka wala kayong load kayo. China. Sabi ko nga sa'yo, China. Also, for the information of everybody, pag iyong EEZ, if it's your EEZ, you're actually allowed by UNCLOS to build artificial islands. To build an outpost. I think the word is outpost, right? No, even artificial islands. Artificial islands and outposts. Structures, right. Kung sa'yo yung EEZ. Kung sa'yo yung EEZ. Pero ang sinasabi nga ng China, hindi lang sa kanila yung EEZ, territorial water. Territorial water. Well, that's the Chinese position. But it's also important to know that even from our own arguments, from our own side, illegal yung BRP Sierra Madre doon. Pero yan yung gray area. Katulad ng hindi natuloy yung joint exploration dahil yung agreement dapat 60-40. Mm-hmm. Pag pumayag ang China ron, mawi-weaken yung kanilang claims. Right. No? Kaya nung simula, for propaganda purposes, sasabihin nila, okay sa amin yan, 60-40. 60 sa inyo, 40 sa amin. Pero sa dulo, hindi, it never happened. Who backed out of the deal, Ronald? Wala. Ang sabi ni Secretary Teddy Boy Loxin ay hindi natuloy yung mga meetings. Mm-hmm. Ang sabi ng China, kausap ko yung Ambassador Zhao, ang sabi niya ay dinribol ng Philippine government, dinribol ng Secretary of Energy Cusi, dinribol ni Secretary Teddy Boy Loxin yung deal, kaya hindi siya nag-prosper. Because that deal, if it had pushed through, I saw the draft agreement, if that had pushed through, that would have been good for us, right? Well, kung 60-40 yung agreement, no? Even at 50-50, Ronald, because we basically said na it's not Chinese territory, and China would have also tacitly admitted that. 50-50 kasi medyo controversial yan, dahil it's about control, eh. Mm-hmm. No? Kaya kailangan may majority, may minority, no? Kaya ayun, kaya tinanong ko si Secretary Teddy Boy, ano nangyari, no? Doon sa paano utos ng presidente 'yun? We don't know. Utos ng presidente 'yun, 'di ba? Ayun,
Ayan po ang BRP Sierra Madre. Anong tingin niyo, Bok? Kaya ng rugby yan. Kaya ng... Mariremedyo. I think another thing that needs qualification is the President's statement yesterday or last night na hindi katangisip ang West Philippine Sea, ito'y atin. Ang medyo... You can really say ito'y atin, well, literally. Kanina sabi, natigil siya doon eh. He caught himself. Pero a while ago, ADG Malaya was saying that, you know, the Chinese statement from the Ministry of Foreign Affairs was directed at the Chinese audience. Well, you can say the same about the president's speech at the sauna yesterday. Mm-hmm. There is a domestic audience that you need to placate or, diba? Ala, okay. Na-ano tayo? Okay. Sa meeting na. Okay. Sorry, pero si Ami, wala rin. We cannot bring in any more ADG Malaya. Oh, he has to go to a meeting already. So ganun yun, Ronald, diba? You know, there's something that you do when you meet through diplomatic means or in diplomatic channels, but you know the statements to the public, to your home audience will always be different. Well, you can only spin it so much. Mm-hmm. Dahil bottom line, lalabas yung agreement, eh. Diba? Hindi naman pwedeng permanent yung secret yan, eh. Mm-hmm. At doon mo makikita yung fine print, yung mga details. Halimbawa, magpapaalam ba o hindi? Ano ba yung pwedeng dalhin o hindi? Mag-a-announce. Diba? Hindi pa alam. So eventually, pwedeng sa simula, ma-spin mo, ito yung aming interpretation, ito yung inyong interpretation. Pero sa dulo, makikita yan, eh. Yeah, but Ronald, is there something wrong with that? If this will allow both sides to de-escalate the tension and then at the same time allow diplomacy to kick in? Well, una, may problema tayo sa de-escalation dahil yung teritoryo natin yung pinasok, eh. So, what are you going... Easy. Oh. Easy. So, what are you going to de-escalate? Ang i-de-escalate mo ba yung pag-supply ng construction materials? Ang i-de-escalate small mo ba... Small amounts pa, eh. No? So, ang tanong dyan, what are we de-escalating? No? What, yung China, madali, eh. No? Yung ibig sabihin, pag sinabing de-escalation on the Chinese side, madaling maunawaan. Ibig sabihin, hindi nila tayo iaharas, no? Tayo, anong ibig sabihin natin ng de-escalation so from what, our side? What approach, what should the Philippine side have done or insisted on? Well, ang sabi kasi nila rito, na-pressure yung China na umupo dahil nga yung transparency... that incident in June 17. Transparency. Hindi lang. Yung mga previous events, nakita ng mundo yung aggression ng China. Mm-hmm. Kaya, ibig sabihin, kaya nga lagi natin inuulit, eh, yan yung weak point ng China. Yung image sa kanila ng mundo dahil pwedeng tamaan yung kanilang economy. So, they have to sit down as a pressure point. Ngayon, ibang usapin kasi kung magpapakita sila na sila ay reasonable, sila ay willing to sit down, willing to negotiate. Ibang usapin kung babawiin nila yung kanilang claims na territorial waters at saka EEZ. Yun yung ibang usapin yun. At kung, tingin ko maingat ang China dyan, eh. Dahil pag nalagay yan sa fine print, gagamitin yan natin. What you're saying is we could have played hardball and gotten what? Well, hindi naman hardball, pero dapat you negotiate from a position of strength. At ang ating position of strength ay yung mundo nakikita yung ganitong aggression at yung simpatsya sa atin. Yeah. So what should we have gotten out of this BCM, this bilateral consultation mechanism? What should we have gotten out of it? Kasi, I mean, I guess it would have been too much for us to expect na at that meeting, eh, sasabihin ng China, oh, sige, hindi na amin yan. Hindi. Diba? Oh, hindi. Ang kong kasi dyan ay pag-manage ng confrontation. Mm-hmm. Diba? Pag i-resupply natin, haharangin tayo, magkakaroon ng confrontation. Papayagan na ron, basta hindi large amount of construction materials. yun yung, kaya nga, interesado ako makita yung fine print, eh. Mm. What was agreed upon? No? Na not at liberty pa si Jusek Malaya na sabihin. Could it be coordination short of asking permission? Yes. Yeah, sabi ko nga, baka FYI, eh. Oo nga. Kasi if you go by ano, ES Bursa means a word, ano, it's announced. Mm. Eh kung FYI, what if China says no? Kahit FYI siya. Di nag-break na uli yung... Nag-break uli yung usapan. So,
Tapos may on-site vetting. Oo, magbe-break. As claimed by China, may on-site vetting. Oo. Ibig sabihin, para sa... I-check namin, ano ba yan? Para papasok ang SM. I-check muna yung... Then there would have been, like you said, a break in the agreement again. And, parang yung but pa, we've seen that happen before. Kasi, parang yung Scarborough, may agreement doon na sabay na atras. Mm-hmm. Eh, hindi pala in good faith yun siya. Tayo lang umatras. So, naiwan sa kanila yung Scarborough. So, yun yung mga kwento eh. Dahil mahalaga rito yung mutual trust. Good faith. Kaya nga, ang tatanong ko kay Yusek Malaya, saan ang gagaling ang inyong optimism? Mm-hmm. Knowing na ganito ang China. Ganito yung position nila. Well, from the Chinese point of view, no, Ronald, no, they also accuse us of bad faith. Kasi may gentleman's agreement daw na hindi sinunod. Ganon. Yun. But it also makes you wonder what we propose or what we push for in terms of what we can bring to Sierra Madre. If the Chinese are now willing to let pass construction materials that are not in large amounts. No, operation. Dapat ba kontratista tanong kausapin natin sa mga bagay-bagay it, para malaman natin. It is a qualifier that's never come out before. Right. And now you have that. And so, it's significant. Because for the first time, pwede pala, basta hindi malaki o hindi marami. Ang tingin ko, kwan lang eh, it's basically backpedaling after nung tension sa Ayungin last month na pumasok yung usapin ng Mutual Defense Treaty. No? So, parang ito ay mitigation lang eh. Tingin ko, duda ako kung magkakaroon talaga ng agreement. Parang ito ay PR job, no? Minamanage lang. Pero I doubt kung China papasok sa isang agreement, mm-hmm. no, napapayagan tayo na mag-resupply with their consent. Well, they will allow food, sabi nila, and other basic necessities. Mm. Not large amounts of construction materials. Ano nga, ang at stake sa construction material is the survival of BRP Sierra Madre itself. Pag hindi ka nagkuha ng mag-aayos ng nangangalawang na barko na yan, at least WD-40, no, ispray mo, no? Para tigil na lang, di ba? Anti-rust. Anti-rust. Yun mo siya, anti-rust. Eh. Oh, kasi salt water, corrodes metal fast, right? No? If you see, ang China kasi magaling yan sa waiting game, eh. Ang tingin nila, we can outweigh you. Hindi naman nagbabago aming gobyerno. Wala naman kami eleksyon. Kayo may eleksyon. Baka mamaya, manalo uli yung Duterte, balik tayo doon sa secret agreement. No? So they will outweigh you. Katulad ng ginagawa nila sa Taiwan. 'Di ba? May mga pro-China at saka anti-China na naglalaban. Mm-hmm. At merong regular na election every 3-4 years, no? So ang tingin ng China, we can wait. No? We can wait. Ganun din sa atin, we can wait. No? Hanggang gumuho. Hanggang gumuho yung BRP Sierra Madre. Okay, are you there? By phone patch ako. Oh, at sa pamamagitan ng telepono kasi hindi ka nagbayad ng internet. Tayo may diferensya yung sa atin. Ano, mahangin dito? Baka masimula ko sa hangin. Ah, mahangin dyan. O, yun ang hinanap mong hangin, no? Mahangin doon sa Paranaque. Palibasa sa portiera kasi walang hangin eh. Oh, okay. Anyway, doon tayo kanina doon sa usapin ng West Philippines and yung usapin ng each leader is catering to his own home crowd. But I suppose even last night si Bongbong Marcos was also catering to his own crowd. When he said na atin ito, it's not exactly the most, it's not exactly well qualified. It's more like atin ang kayamanang nandito, hindi atin tong teritoryong to. There was tough talk, there was strong talk, we'll and then waver. You end with de-escalate. Right? So, may ano yan eh. One of my favorite geopolitical historians, a former journalist, he has a very quote which I think we should find very useful, si Robert Kaplan. He said that, leaders are honest to each other. They lie to their own people. So may ganun, di ba? The lying happens when you're communicating. Sometimes to your own people. We're not saying they're lying, but you know, there's something that you have to tell your own people. The motherhood statements are told to your own people. Yeah, they're lying.
Hindi naman. Sinasabi lang natin na, syempre, di ba? Motherhood statements, right? It's a speech. It's meant to rouse. It's meant to rouse emotions, ganon. But when you're back-channeling and negotiating with another country, for example, when it has to be diplomatic, then you think they're telling the truth when they're back-channeling? Tsaka, antihin mo, nandito yung shadow. You've done back-channeling. Nandito yung shadow, yeah. There's something you communicate to the public, there's another thing that you communicate to the other side. In reality, you're not dealing with them in a vacuum. You are dealing with these forces, halimbawa China, sa context ng there are other superpowers at play. Diba? There are other forces outside of our country at play. At tingin ko yung unsaid dito ay nag-exert din ng influence yan dito sa ganitong klaseng diplomatic talks. Hindi talaga tayo purely solo yung ganitong mga negosasyon. At yun usually yung unsaid. Halimbawa, ano bang influence ng mga Amerikano dito sa usapan na ito? Right. Diba? Ano bang influence dito ng Japan, Australia, no, yung trilateral na sinasabi natin, kakabuo lang. So, may mga ganung factors. Pero yan, usually, hindi na pinag-uusapan. It's just there, the shadow of the, tawag nila, the great game. Yun. Okay. Ami, nandiyan ka pa? Tanong na lang namin, Ami, anong balita ng Philippine Star? Anong malaking balita ng Philippine Star? Dagdagan ko lang yung sinabi nyo kanina about the Pogos. Nag-apologize na daw si Alice Goa. Nagpadala daw ng sulat kay Senate President Chis Escudero na nagsosorry. Ewan ko kung ano yung sinosorry niya, hindi siya makasipot doon. Kaya ang sabi daw ni Chis, eh, hindi niya tinatanggap apology, not accepted. Kailangan daw magpakita siya ron. Pero walang binabanggit si Alice Goa kung magpapakita nga siya. At tapos, siyempre, lahat ng economic managers, they are saying, sabi niya, minimal impact daw ang sa economy ang pagsasara ng Pogo. Of course, that's not what the Pogcorp chief is saying. Mawawalan daw tayong 22 to 23 billion a year. Mm-hmm. Well, sa direct revenues, hindi eh. Kasi the biggest direct revenue we got from the Pogos was in 2022 at 9.2 billion. Direct revenues, of course, hindi kasama yung mga incidentals like yung rentals and all that. Pero yung direct revenues, so direct remittances to PAGCOR and to BIR, iba pa yung incidentals eh. Pero may ibang computation doon ng DOF, doon sa pros and cons. Sabi ng DOF, doon sa hearing, mas malaki di hamak by 90, almost 90 billion yung cons, yung net loss with the Pogos. Loss from what? Everything from potential investors. I don't know how they computed it nga eh. Yeah. Kasi para naman pupuntaan tayo ng investors eh. Ang laki ng numbers eh. Potential triads na mag-invest. Iba pa yun. From potential investors and tourism losses because of because of the presence of the Pogos. As well, pati yung ano, sinama sa computations yung cost of law enforcement. Because of the Pogo crime, Pogo related crime. I don't know how they came up with the numbers, pero nga, they presented the numbers in a hearing, I think, in the Senate, in Congress. Oh, that's just weird, the assumptions that they made about potential investors, very specific, law enforcement. Hindi siya round numbers eh. Something point exactly, something exactly, billion. So, quite interesting actually how they came up with the numbers. Because I know that the direct foreign investment, even without Pogos, have always been problematic in the Philippines. And there are other reasons other than Pogos kaya hindi tayo pinupuntahan ng mga investors. Number one, I think, is walang kuryente. Malaki problema kuryente. Bukod sa mahal, wala pa. So, alibaba, Vietnam may surplus. Mm-hmm. Right. Kuryente. Tsaka mura pa. Oo. Diba? So, maraming mag-iinvest sa manufacturing at tsaka industry. Right. Not here. Yeah. Ngayon pa lang, ease of doing patay business. Patay na aircon natin. Ay, meron ulit eh. Pero gagalaw ulit 'to. Oh. Ease of doing business. Wala dahil right. Sa atin ang daming pipirma eh. Mm-hmm. Daming pipirma eh, di ba? Daming pirma, tas bawat pirma may tongpats. May humihingi eh, di ba? So heard that in a while. Yeah. Also rin, okay, so yung period na revenues from Pogo sa nasa 9 billion na bigas in 2022. Pero ang projected revenue ng DOF from Pogos after they pass 11 RA 11590 yung the law taxing Pogos,
they were projecting a revenue intake of 32 billion per year. The biggest we've gotten is only a third of that. A third. Okay. So, yun, dun pa lang, ano sila parang, we're not getting what we expected and what we wanted. Oh, but there's more than that than just taxes booked, diba? There's rentals of office yeah, places. Yeah, yun yung ano yung rentals of homes, services, real food, estate. Real estate. Mm. Sabi nga nila, one of the jokes that immediately came out after the president announced a ban on Pogos was na, mumura na raw yung Toyota Alphard. Ito yung luxury ba ng Toyota, di ba? Mumura na. Hindi lang ginagamit pang kidnap eh. Ayun. Social mode pang kidnap. So pipiliin nyo dapat kung ano gamitin nyo. Pag kinukuha, sakay kagad eh. Dati high ace lang eh. Dati nga tama raw lang eh. Yun yung bagong high ace ngayon eh. Yung sa condo ko nga, dati lagi puno yung elevator eh. Ng mga Pogo workers eh. Ngayon, wala na. They have decreased significantly since pandemic. Even before this controversy. Hindi lang, yung offensive din ng China. Dahil inisyuhan yung mga kuna yan, yung mga nationals nila. Kung hindi kayo bumalik at this time, no, ika-cancel namin ang Pogo nyo at yung unsaid, iharas namin yung mga kamag-anak nyo. Pamilya nyo. No? So marami nagbalikan. Talaga nga na eh. Oh, marami nagbalikan. Ha? Siguro yung mga nanatili dito, yung gusto na mag-migrate. Uh-oh. And those torture chambers, apparently, yun din ang dahilan. Ano? Hmm. Kung kumantay yung mga kamag-anak nyo doon, hindi magbayad Google Pay namin yung mga kamag-anak nyo dito. Yun ang ano, dahil may ransom, yung kwento ni, ano, ni Yusek Gilbert Cruz. Yun ang nangyayari doon. Kaya nga ang hirap na partial ban. Dahil gagamitin yung partial para makalusot sila. Kaya kinakailangan mong total para mas mahirap magtago, mas mahirap magpumunta underground. Pero kung dati na ano, na hirap na yung gobyerno hanapin yung mga illegal na Pogo, kahit nandiyan silang nakabalandra, for example sa Tarlac tsaka sa Porac, paano kung ngayon lahat sila illegal? Hindi, pero alimbawa nakita naman natin yung infrastructure, no? Mga Ortigas buildings yung nandiyan. Paano nila gagawin yun? Metro Manila yun, isa probinsya. Hindi, kanya na eh, mahirap mo itago in plain sight dahil malalaki eh. Malalaki yan. Nagawa nila eh. Yung sa Porac, eh, 10 hektara pero never registered at all. Oo nga, pero mas problema yan dahil hindi mo alam kung ano yung legal at illegal. No? Ngayon, kung lahat ay illegal, pag may nagkukumpul na mga iba yung lengguahe, no? Pwede mo na kagad i-monitor. No? Pwede mo na kagad i-monitor. No? Yun yung... ang hirap itago. Yeah, so yung burden true, ngayon ay wala sa law enforcement or gobyerno. Mm-hmm. Yung burden ngayon nandoon sa mga Pogo na pupunta underground. Mm-hmm. Dahil malaking bahagi naman nakita dyan ay yung pag-cater sa Chinese market. Mm-hmm. Which means talagang 90% ng mga tao dyan, Mandarin speaking. Mm-hmm. Yun yung, kaya madali mo makita. Mm-hmm. Okay. Tanda mo noon, 2016, PhilWeb pa yung may help niyan sa lahat ng e-gaming. Mm-hmm. Tapos sa binakbakan ni Tatay Dut si ano si Ong Pin. Ong Pin, oh. Siya yung pinakauna pang in-announce ang atakihin natin or something ng mga oligarchs. Give an example publicly, Ong Pin Roberto. Ang problema, yung mga tao niya yung nag-feel ng vacuum. Sila Michael Yang. Na siya naman ang naging biggest online gaming. Teka, baka pa, Pete. So si Ong Pin had PhilWeb and then hindi na renew ang lisensya ng PhilWeb for 2016. Actually, binenta niya. Hindi renew, tapos he was forced to sell it. Mm-hmm. The stocks went down, I think. He was forced to sell it. You know? He sold it to Gregor Neta. Tsaka kay... Hindi ko na mamagkat eh, baka malayban tayo. Actually, hanggang ngayon si Aneta Sil. And you know, I think this year pa lang ata sila makakapag... go into the black. Kasi for so many years nahirapan sila with Limawa, Silo. Island Cove. Paano mo itatago yun? Sobrang laki nun. Diba? Island Cove sa Cavite. Na Pogo Hub. So, as in isla talaga yun. Oh, sila talaga ang tatamaan niya. Itong total ban. Ang hirap mag-go underground. Yung sinasabi kasi, pag dineclare mo illegal, mag-underground lang, hindi ganun kadali. Dahil kwan yan eh, Mandarin speaking people yan eh. No, kanya na eh, aangat na parang pako. Diba? Usling pako yan eh. Usling pako.
May pinaparapot na tayo. Ay, may nangyari sa Cebu. Gusto yung... Huwag na lang. Sige, huwag na lang. Quickly. Bitin kami. Bitin yung mga tao. Nung weekend, may lumabas sa social media na isang influencer na pinagalitan na isang waiter kasi hindi siya tinawag. Kasi tinawag siyang sir. Isang oras, dalawang oras nilekturan. Dalawang oras na pinatayo at nilekturan ng bata. Kaya nga kanina, ang tawag ko kay Lord Rivera, sir. Kanina. Nihintay ko lecture niya ako. Nihintay ko lecture niya ako kanina. Kanina, nung in-interview niya ako, sir, ang tawag ko sa kanya. Yun yung context na. Okay, sige. But I think we will be having that person who's being controversial right now, social media, because of that incident. I think magigesa. Magigesa po mamaya sa okay. The big story. Si Maharlika, hindi ba natin magigesa dito? Si Paano ba exo natin? Nalimutan mo na. Wala na lumalabas. Maraming salamat kay Ami Pamintuan ng Philippine Star at kay Tito Ronald Llamas, ang ating resident political pundit. Ako si Edwin. Bye-bye. Ako ba si Amin? Mamayang gabi. Bani mo gato. Press 1. Kami. Tsaka si Romel. Mamayang gabi. Aba. 9:30. No? Umarang gata ka na naman. Sige. Maraming salamat sa inyo at pinagtsagaan nyo kami. Slave labor. Okay. We are One News. All sides, all the time.